ang ating criteria, food, place, at price. Are you ready? Okay guys, so we bring you the food of Nueva Ecija and more, courtesy of Arroz Ecija. Ngayon, to warm you up, meron tayong small game. Kasi ito yung mga ma-encounter natin ng mga word at okay. Pwede nyong gamitin. Unahin natin. Ese. Ito. Malagong. Malago. Lush. Mayabong. Lush. Oh. Marami. Mayabong. Okay. Sabi ng mga lola ko, at sabi ng mga taga Nueva Ecija, kasi alam mo, Nueva Ecija, ano yan eh, melting pot yan ng ano eh. Kapampangan at Ilocano. Ilocano, Tagalog, di ba? Okay, malago. Mayabong, sabi ng ating mga reviewers, sabi naman ni Denise, maganda. Ang tamang sagot? Oh! Pretty. Malago. Good job. Okay, sunod. Okay. Oh my God. Piyot. Oh, be creative, easy. Ah. Easy. Mang pipiyot. Kung halimbawa, maliit? Maliit? Nang gaya. Sinig. Maliit? Kaunti. Pero hindi ko sure. Wala akong idea. Okay. Ito ay piyot. So, sa Tagalog o sa Filipino, sa Tagalog, pipi. Baka mapiyot kayo sa sarap. Wala ka nang masabi. Aba, very good, dear students. At ang last word natin ay... Next! Urong. Sa mga taga Nueva Ecija, kapag natapos ng kainan, ang tatanungin, sinong gusto mag-urong? Sobrang hirap dyan, ha? Walang ka-clue-clue. As in, wala. Zero. Maghugas ng plato sa lababo. Mga pinagkainan. Alam ko siya, eh. Maghugas po ng pinggan. Ang tamang sagot ay... Ayan, tama. Extra so, rice for everybody. So lahat kayo, ang premium nyo, extra rice. Extra rice. And, so since extra rice ang pinag-uusapan, bringhe. May bringhe lalabas, asahan nyo sa kanilang kusina. Pero kapag tumalo ka sa bandang, you know, Pampanga, Paakyat, asahan mo, may encounter mo na ang bringhe. Yung fiesta, mayroon yan. It's actually a permutation. Parang siyang version ng paella, di ba? Ng paella. Pero ito, mas malagkit. May tatlong klase ng biringhe ang Arroz Ecija. Ito ay 295 pesos lamang. Kung halimbawa, gusto nito ng ganitong size. Kung pang family naman, 665. Ito actually yung parang mas pasok sa original na biringhe. Dahil nga ang biringhe ay nag-umpisa siya sa poor man's paella. Imbis na saffron yung ginagamit na pampadilaw, yung ginagamit nila luyang dilaw. Nagustuhan ko itong black rice kasi ano, mandikit siya and ano, rich yung flavor. Since na-try ko na lahat, maganda na very distinct yung bawat meat sa seafood. Talagang madidistinguish mo siya kasi actually, in-expect ko na since rice siya, parang pare-pareho lang na rice. Tapos, inag-iba lang yung kulay. And then yung seafood naman, lasang-lasa mo naman yung pagka-seafood talaga. Handang-handa si Denise sa pagre-review, ha? Very good ka riyan. Mayroon tayong longganisa platter. 689 lamang yan, actual portions, at iba't ibang klase ng longganisa mula sa iba't ibang lugar. Hindi lang pang Nueva Ecija ang longganisa, kundi pang around the Philippines! Ang ganda na may longganisa sa bawat lugar sa Pilipinas. Oh, good job! Tsaka ano no, iba-iba din yung itsura nila talaga. Walang alike. Ma-turmeric yung ma-orange, yung isa alaminos mas dark. Kulay, no? Depende rin kasi sa ano, like anato yung iba. Yung alaminos, ano yan eh? Anato. Achuete. Anato. Yung iba, paprika. Sarap. So only 689 pesos sa ganyan, sa platter na ganyan. Nag-travel ka na around the Philippines. Siyang kapat, di ba? Ikaw, bro, anong longganisa ang gusto mo? Oh, favorite ko yung ano. Tugigalaw. Gusto ko yung alaminos. Ito yung kanong napaka-famous na bagnet. Wow! Look at this.
So meron daw siyang tatlong sarsa. Ensalada, so para siyang may konting mangga, kamatis, sibuyas at cucumber, pepino, sukang karkar, galing Cebu, at anato sauce. So, go for it. Let's go. So ito daw na bagnet na to ay niluto ng 72 hours. Okay. Yung sous vide, ano yun eh, parang vacuum cooking. Yeah. Lalagay siya sa isang vacuum bag. Tapos niluluto siya sa not so hot water for ng matagal para maging malambot lahat ng kanyang mga parte. Yung taba pagka sous vide. Sarap. Saka may fixed temperature kapag ka naka sous vide. So you can sous vide almost any kind of meat. Steak, chicken. Oh. Even vegetables, vegetables actually. Vegetables you can sous vide, yeah. Lambot nga, no? Nakatati ko kailangan ng chili, oh. Napaka-crunchy nung balat. Almost meron na selection quality. Ang sarap din, ano, tama-tama lang yung alat. Hindi yung parang binabad sa asin na. Ang ganda nung bagnet nila. Kasi na-appreciate ko bilang chef ako, na-appreciate ko na gumamit sila ng current ng teknolohiya para ma-present yung bagnet ng masarap, malasa, malambot, malambot at very juicy. Para sa akin, mind-boggling yung 72 hours kinook yung food pero na-maintain yung flavor and hindi siya overcooked. And as you can see, naghihiwalay ka agad yung laman. So, ayun. Okay siya. Kaya lang, ang you know, pagkain sa Nueva Ecija, parang pagkain sa Pampanga, parang pagkain sa Mindoro, parang pagkain sa Cebu, iba't ibang kultura na yan eh, iba't ibang kultura yan. It actually, yung ang Nueva Ecija food ay may Spanish siya na roots, di ba? I-expect nyo na hindi siya distinctly Nueva Ecija food. Okay, lemon, ganda oh. Oo, lemon, garlic. Ang Iberian chicken sa aking pagkakaalam ay maraming bawang. Yeah. Bake siya, tomatoes, yeah. Sarsahan natin. Ako, expect ko kung Iberian chicken yan, may olives yan, mayroon siyang, marami siyang bawang, and olive oil. Okay, lambot ah. Ang lambot ah. Yung flavor niya parang nasa spa. Yung aroma niya, parang spa. Pasyesta na. Yes. Ang rich yung flavor niya, malambot, malambot rin. Naghihiwalay ka agad yung laman pag hiniwa mo siya. Very Mediterranean itong ating ano, so lasang-lasa mo yung lemon, olives, the olive oil. Nung papansin mo rin na high quality yung gamit nilang ingredient kasi yan ang, ako pet peeve ko yan eh. So, ramdam mo yung high quality olive oil ang ginamit. Extra virgin. Extra virgin. Yes, Denise, may sasabihin ka ba? Napiyot na ako sa kabusugan. Thank you very much. Maraming salamat. Arroz, Ecija. Kapuso, magbabalik ang Pop Talk. Ang Arroz Ecija ay matatagpuan sa Bonifacio Global City, Taguig.